Morning mo mga ka-awesome viewers. It's me, Nanay na Sutil, Mami Asal po. Medyo matagal-tagal tayong walang vlog last week. Isang beses lang ako pag-upload kasi very busy po ako. Kasi yun nga, general cleaning. So, ito ang isa sa mga pinag-aabalahan ko. So, i-room tour ko kayo sa aking mansion. Room tour, kala mo, napakalaki ng bahay. No? Okay, so wait lang po mga ka-awesome viewers. Dadalhin ko kayo sa kwarto ni Brie. So, ayan po mga ka-awesome viewers, ito po ang maliit na kwarto ni Brave. Actually, ano po ito, parang study room na po ang cleaning room. Hindi po siya natutulog dito kasi si Brave po ay may sipangs. So, katabi ko pa rin siya natutulog. So, ayan po ang mga pinagkaabalahan ko. I-display ko po yung mga toys niya medyo, ko, ano, medyo mamahalin kasi sayang kung masisira. Actually, mahilig siya sa mga action figures. Ayan po. Ayan, ayun siya, oh. Sa school last year. Ayan po. And then, meron din po siyang mga therapy toys, yung mga ginamit po niyang siya yung magte-therapy. And then, meron din siyang speech tools. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga toys na ginamit po niya. Ayan po, mahilig po kasi si Brave sa puzzle. Magaling siya sa puzzle. Kaya ayan, maraming puzzle. Dalawang beses niya lang nagagalaw. Ayaw na wala ng challenge. Ayan. O may mga rami pa siyang toys dyan. Yung iba talaga nung bata pa siya. Hindi ko kung anong maipamigay kasi feeling ko magagamit pa lang susunod. Wow, susunod. Sana meron nga. Ayan. So, mga ka-awesome viewers, papakita ko po sa inyo yung mga therapy toys, therapy tools na ginamit po ni Brave. Hindi lang po puro laruan niya nandito. Iba po, tinatago ko po talaga yung mga therapy toys niya. Kasi baka sakaling magamit po o pwede nating ipamigay sa talagang nangangailangan ng hindi makapag-afford ng therapy. So, kahit pa paano yung mga therapy toys, nakakatulong din po. Yun po. So, ito po, isa sa mga unang ginamit na toys ni Brave. So, basic shape po. And then, yung color po, yung primary colors. Yan po. So, yan. Ay, enhanced coordination po ang mga ma-improve dito. Yan. So, ilalagay niyo po kung saan po designated yung mga shapes. And then, ito po. Yan. From biggest to smallest, dapat mailagay niya. Yan. Yan. Panatatanggal po yan. And then, ito po. Ayan, yung mga eggs. Ayan, dapat malagay nila yung female and male, tama ba? Male, female na parang sides. Ayan, dapat mag-swap, mailagay po nila. Ayan. And then, Jenga is one of therapy toys po. For, ayan, para sa patients nila. Alam mo naman ang ating mga kids, mga special kids, madalas yung waiting tolerance nila is napakaigsi. So, yan. Ito para, ma-enhance yung kanilang patience. Kasi dahan-dahan nilang kukunin hanggang malaglag. And then, pwede din for imaginative play. Yan. And then, ito po. Yan. Ito po yung mga sticks. Kino-connect-connect po yan. So, meron po yung ito. To. Yan o. Diyan nyo po ikakabit yung stick. For imaginative play din po. And actually, itong mga straws po, hindi pala stick straw, is nagamit din po namin nung tuturuan po siyang mag-addition and subtraction. Yan po. Nagamit po namin yan. Bigay lang po ng friend. And then, puzzle nga po. Nasa ang dami. Kakita ko na sa inyo kanina. Yung mga puzzles po niya. Ayan. This is the, yung pinakamadaming puzzle na meron. Sabi 130 pieces. So, hindi pa po namin ito natatry. So, one of these days, itatry po natin ito mga ka-awesome viewers. Kasi, magaling po talaga si Brave sa puzzle. Sa una, mangangapa yan. Kasi kahit naman tayo, di ba? Pag umpisa, pag medyo mahirap. Parang ibubuin muna natin lalo na. Ayan, oh. Ito, madami ito. Siya parang first, mga nga papa. Pero pag second, third, wala na. Wala na ang challenge. Ayan. Ano mga ka-challenge. And then, ano pa?
Ito po, mga golden anak. Dito siya. Ito po, and ito po is yung mga ginagamit namin flashcards. Yan for, ano, reading po, sight words, and then vocabulary enhancement. Kasi talagang si Babe is slow learner. Chinatsaga ko lang po talaga. Kung magre-review kami minsan isang subject, lalo na English, tatlong araw para sa ilang topics lang, 2 to 3 topics lang, talagang, ano, chinatsaga. Pero math, medyo mas bilis siya sa math, matuto. Yun. Saka ito po. Dito po, wala na po kasi original na kahon nito. Dito po siya natuto mag-spelling. Ito po. Yan o. Bubuin niya, tapos may mga letters, bus, tapos picture and words. Diyan po siya unang natuto mag-spelling. Yan. On his own po. Yan. Kasi natututo din naman sila. Like regular kids po, minsan hindi mo kailang turuan. Medyo minsan mabagal, matagal lang po. Pero dumadating din po sila sa ganun. Yan lang po. And then ito. Yan, for imaginative play. Yan. Kino-connect-connect. Yan. Ginamit din po niya ito nung nag-in-house siyang sped. Nung nasa Pangasinan siya, ito po yung ginagamit nila. And then ito po. Isa sa mga pinakamahal na meron si Brave is yung mga speech therapy tools po niya. Yan po. Wala po kami bibili dito sa Philippines. Ewan ko lang ngayon ha. Pero dati po, 2 years ago, wala po talaga. Sa galing po to na Amerika, padala po ng aking ever supportive na tita, lola ni Babe, si Lolet Ami niya. Yan. So, kasi ano, nagamit po ito sa kanya. Pero hindi naman po ganun katagal na nagamit. Yan po. Para po siyang puppet. Yung itinuturo yung position ng dila. Kaya lang hindi lahat ng letters kaya niyang maipakita yung position ng dila. Katulad na M. O, paano mapapakita sarado ang bibig? Yan. Yung po ilalagay dito yung daliri. Yan. Para sa movement. Yan po. Kanya L. Ayun. Nasa taas ang dila. Ganyan. And then may kasama din po siyang toothbrush. Para matutong mag-toothbrush. Yan. Mga kids, para maingganyo kasi before si Brave, sensitive ang kanyang mouth, ayaw magpa-toothbrush, umiiyak po talaga siya. And this, and then this, tubalo. So yan, inilalagay po yan para mas marinig niya ng maayos yung mga tulog na nagagawa niya. So dahil nga sabi ko nga sa previous ano natin, vlog, si Brave alam po niya tama po yung mga tunog na nasa brain niya. Kaya paglabas sa bibig niya, iba na po. That is because of his apraxia. Pero dito, kapag naririnig niyang mali yung nasasabi niya, may nagsa-self-correcting siya. Kaya lang talaga minsan hirap. So, hindi po dahil sa hindi niya alam, yun nga po, it's because of his condition. And then, this one, is ito, napakita ko na sa inyo itong oral swab, pang-sensitize pa rin ng mouth. Ito po yung vibrator. Ilalagay po yan. Pwede din naman ito lang, wala ito. Ganyan, ganyan, napaikot-ikutin. Pero ito nagbabibrate para sa mas matinding desensitizing. Yan, wow, desensitizing. Yan. Ilalagay niya dahil, parang yung toothbrush po natin na may ano, na elect, ano ba yan, may battery. Yan, gan, parang ganun. And then, last ito, nung ang tawag dito, nakalimutan ko na. Ayun, basta yun, nung magsasalita ka tapos, yun, may option siya na boy, robot, kid, yan. Pwede pag gusto mo robot, pag nagsalita ka, tapos, ano, yung iba, yung tunog ng, ano mo, voice mo is magiging parang. So, yan po yung mga konting toys ni Brave. Ay, therapy toys, therapy tools. Yan, so tinatabi ko lang po lahat. Kasi sayang din po, nag-invest din po tayo sa mga ganyan. Iba, regalo, bigayan. Kasi, pero yung mga mumurahin lang, like yung mga eggs, and then ito po yung mga hoops, yan. Binibili ko yan. Pero talagang tinatago ko po. At lahat ng mga toys na maliliit siya, nakatago po talaga. Kasi sayang din po, hindi natin pinupulot ang pinabili po natin yan. And kung sakali man na talagang hindi na po siya nagagamit, pinapamigay ko po talaga. So, bala ko nga po yung ibang toys, like yung mga braces, donate ko na lang po sa bagong sped department niya sa public school. Kasi talagang needed ng mga bata yan. Kaysa naman nakatambak lang dito. So, yun po mga ka-awesome viewers.
Kung may mga questions po kayo regarding dun sa mga toys, mga tools na pinakita ko sa inyo, yun po. You can always comment it down below. You can PM me po sa Facebook page namin na Awesomely Brave. Yun po. So, ngayon, mamamasyal lang kami ni Brave kasi kailangan namin pumunta ng mall at may mga kailangan gawin. So, samahan niyo po kami today po sa aming pagmamasyal at board na po si Brave dito sa bahay. So, see you in a bit pa mga ka-awesome viewers. Beauty lang muna sa date si Mami. Si Nanay na si Jill. Ito tayo sa row. Go! Dun, 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 dun! Go, go, go! Run, run, run! Tayo pupunta siya, brow lang. Kapisado na. It's already 5 o'clock na pala. Kanina pa kami nandito. Mga around 2 o'clock. Kasi saglit lang kami sa mall kasi sobrang dami ng traffic. So, ito pa rin. Naglilinis pa rin. Nag-prepare ng mga lalaban for tomorrow. So, yan si Brave. Nanonood kami. Kanina ko pa siya sinusutil. Ayan guys. So, yan yung itatapong kong basura from general cleaning. Baby, say hi. Hi. What are you watching? Oh, that's Brave. Is that Brave? Brave yan. Who is that? Who is that? Watch. Who is that? Brave. Brave yun. No, Brave yun. Is that Brave? Brave. Brave. Mang Brave is a? No. No. Brave is a? Monkey. Monkey. Brave, is that Brave? Oh, Brave, you know? Bye! Naiinis na siya kasi kanina ako pa tinatawag na Brave yung gorilla pinapanood namin. Hi, guys! Hi, guys! Opo, it's already 10 o'clock in the evening po. And hindi na namin kayo nabalikan kanina kasi busy pa rin ang nanay na sutil. And yan, matutulog na po kami ngayon. And we just want to greet each and everyone a happy holiday po. And sana po sa pagpasok ng panibagong taon, mas maging positive po tayo lagi. Saka, kung nagustuhan niyo po ang aming vlog for today, paki-like and share po. And of course, sa mga bago nating mga viewers, please subscribe to our channel and always support us po. We really need your support po, guys. Hindi lang to basta vlogging. This is autism awareness po. Kaya gusto ko pong mas maging aware ang society sa mga katulad po ni Brave. Yun po. So, we'll be closing this vlog po for tonight. And always remember po, mga ka-awesome viewers. What we say it is? It. Okay. To be different. Bye guys. Bye guys. Good night. May nakalimutan na akong sabihin. So, 2 days na lang po andito na ang dading pasaway. So,
I'm still waiting po sa mga gusto niyo pong itanong kay Daddy Pasaway. So, just use the hashtag as Daddy Pasaway and you can comment it down below or PM me sa FB page ni Brave. Yun lang po para makita, marinig natin ang pinakatatagong emosyon ni Daddy Pasaway tungkol sa kanyang anak na may autism. Yun lang po mga ka-awesome viewers. See you in our next vlog po. And thank you for watching.